Master, welcome back sa aking YouTube channel. Kaya ngayon mga Master ay pupunta tayo sa aking nakuha na project, bagong project. Isang maliit lang na bahal mga Master, maliit. Apat na kwarto yon, so pupunta tayo doon para tingnan natin. So ayan yung ating ladder na kasama-kasama natin lagi pag may trabaho tayo. So punta na tayo mga Master. Ayan mga Master, na karating na tayo mga Master. Ito yung wiring nga natin. So bali apat na ilaw, bali apat na kwarto, apat na ilaw din, saka dalawa dito sa labas. Isa lang breaker nitong mga Master. So ayan, pasok tayo sa loob mga Master. So ito yung loob mga Master. So ayan, so may division pa siya. So bali dito wala pa yung dyan sa may poste yan, papunta dito yung division na. So ayan yung ating lalagyan ng apat na ilaw, yung isang kwarto isang ilaw. So, bali doon naman na side is doon yun natin ilalagay yung ating breaker. So sisila-sila natin yan. So habang wala pang materials is magpre-prepare muna tayo sa kanyang lalagyan ng ating breaker doon sa side na yun. So ayan, so dito natin nilalagay yung ating panel board mga Master. So bali ang taas nya is 160, tapos center ng ating breaker. So yun yung ating sisililan. So mano-mano lang tayo mga Master, kasi naiwan ko yung aking pang cutting ng simento. So mano-mano ko lang yun, na lang natin yung sisila-silan yung lalagyan ng ating breaker at saka yung lalagyan yung flexibolos na ilalagay natin papuntang taas. So yung para sa switch naman is meron na, inabangan na nila yung apat na kwarto. So hindi na tayo may problema sa paglalagay ng abang. So yung dito lang sa panel board nila is hindi pa na lalagyan. So lalagyan natin ng lagyan ng panel board. Ayan mga Master, dito tayo maglalagay ng ating panel board. So bali ang taas niya mga Master, simula sa kanya flooring is 160, tapos dito sa panel board niya is center na ating panel board is yung 160 natin. So dyan natin nalagay. So ayan, yung may lalagay tayo yung abang papuntang taas sa kanyang supply. So mano-mano lang tayo magtitiwan ko yung aking pang-cutting sa ating semento, yung sander natin. So ayan, so magmano-mano na lang tayo. Ayan, so magsisimula na tayo. Tapos yung sa switch naman is nailagyan naman nila ng abang, so di na tayo magproblema dyan. So yung dito na lang sa panel board lalagyan natin ng ating gagamitin mga Master, yung ating martilyo at saka yung ating concrete nails at saka yung pitian natin. So ito yung ating pang titik-tik doon sa ating lalagyan ng ating panel board. Ayan mga Master, ito yung dumating na yung ating pinapabili sa may-aring mga materyales. So ito yung ating panel board na ilalagay doon sa ating tinititan. Ito yung 4 holes na plug-in type mga Master. So ito yung gagamitin nating panel board. Tapos ito yung 3.5mm na wire. Ito yung mga utility at saka junction box. So unahin muna natin pag-wiring yung dito sa kisaming mga Master, kasi pinapabilisan to ng may-ari kasi magsisiling na sila. So unahin natin pag lalagay ng wiring dito sa kisaming. So
Yan, maglalagay na tayo ng mga wiring dyan para pwede na kisamihan dito. So, ito lang kasi ang inaantay ng mayari, yung electrical para malagyan ng kisami. So, simula na tayo. Dito muna tayo magsisimula, mga master, yung dito na area na to. So, papunta dun sa ating breaker magsisimula. So, bali dalawa. Ayan po yung ating nilid niya, mga master, yung dalawang kulay lang to, mga master. Yung low natin is yung 2.0. Naglalagay lang tayo ng ating tagging kasi isa lang kulay niya, so nilagyan na lang natin yung tagging. At saka yung ating tagging is ito yung hindi na lang ating market, so hindi naman yung makabalik sa tagging natin ulit kasi separate na siya na dito ng circuit pit. Let's all take a ride. Ayan, mga master, tapos na natin linihan yung ating papunta sa kada kwarto. Yung ito yung sa ilaw niya, mga master, yung sa ilaw niya. Tapos yung flexible na yung sa supply ng kanyang outlet. Bali dito may division pa to, papunta doon division niya dan. So may outlet siya sa gilid, so ilipan na lang yan ng division, i-hangir muna natin siya dyan. So yung ating linya ng ating outlet, so ayan, so yan yung linya danan niya, mga master. So bali yung doon sa panel board na natin is hindi pa natin nalinyahan, so
Unahin muna natin siya dito mga master kasi magsisiling na sila dito. So kailangan nila tayo mahuli dito. So unahin na lang natin yung doon sa loob ng ceiling natin. So yan. Ayun mga master, dito na tayo sa ating junction box. So magta-tapping na tayo dito. So ito yung galing sa ating circuit breaker mga master. Tapos ito yung linya natin paputang outlet dyan sa baba dyan. So may outlet dyan. So ipagdugtong na natin siya ito mga master. So tapos yung itong blue natin, ito yung ating sellout lighting. Ito yung ating live na minamarkingan ko. At saka ito yung papunting switch, yung kuan, at saka yung ito yung return niya. So pagdugtungin muna natin una yung ating outlet. Yan, tapos na natin ipagdugtong mga master. Ito yung sa outlet natin, yung dalawang gain. At saka ito yung sa papuntang switch natin, yung ating live. At saka ito yung return niya papunta doon sa ilaw dito sa labas. At saka yung ilaw dito sa loob is di ko na pinutol yung wire niya. So ayan, ito yung wire. Ito yung wire niya. So di ko na pinutol siya. So wala na tayong medyo less splice na tayo dito mga master. So ito yung neutral natin. Ayan, so sa ibang room naman mga master is ganito din ang sitwasyon. So bali andito tayo sa ika-apat na kwarto. Yung doon sa unang kwarto is ganun din dito sa yung splice natin. Pero yung ang pangalawa at tatlong kwarto, yung doon is isa lang yung ilaw natin. Yun, kasi yung sa loob lang ang lalagyan natin ng ilaw. Sa labas, hindi na. Kasi may bali dalawang ilaw lang doon sa labas eh. Dito tayo sa ikatlong kwarto mga master. So ito yung splice linya natin papunta sa ikaapat na kwarto. So ito yung galing sa ating breaker. Saka ito yung papunta sa ating outlet dyan sa baba. Saka ito yung ground natin sa ilaw. Saka ito yung papunta sa ating switch. So yung return natin ilaw is ito yung wire niya. So binatin pinutol para wala tayo medyo splice dito sa kang junction box. So ganun pa rin mga master, may outlets dito. Di kaya nung sa ikaapat na kwarto is dalawang linya doon papunta sa ating ilaw, yung linya sa loob ng kwarto at sa labas. Pero dito sa ikatlong kwarto, isa lang yung papunta sa ating ilaw, yung sa loob lang. So ito yung linya niya sa ilaw. Saka yung sa neutral na. So unahin natin yung pag-tapping din yung ating outlet mga master, para medyo di tayo maguluhan sa mga splice niya. Kailangan uunahin natin yung pag mag-splice tayo, yung outlet ang uunahin natin. So ayan, splice. And mga master, inuna natin pag-tap yung ating outlet. So mas medyo ano na tayo sa mga wire niya. So ilan na lang yung itatapping natin. So medyo di na tayo maguluhan. Yan yung isang technique pag nag i-splice kayo ng ganitong mga kuryente. So unahin try nyo yung outlet para di kayo masyadong maguluhan pag nag-splice kayo. Tapos na tayo dyan mga master sa ikatlong kwarto at saka yung ikaapat na kwarto. Dito naman tayo sa pangalawa sa pangalawang kwarto. So dito tayo sa
So ayan mga master, tapos na tayo mag-splice ng ating mga splicing dito sa taas mga master. So ayan, tapos na yung update natin. So yung splice natin mga master is yung medyo mahaba, mga 1 inches siguro sa mga master. Tapos pinupord na lang natin sya. Ito talaga yung standard ng ating kuan splicing mga master. Ito yung pa sa ilaw doon sa labas. Ito yun. Tapos yung wire niya, yung ilaw sa loob natin mga master is di natin pinuputol. Ito yung wire niya. So ayan yung wire niya dito sa loob. Ito, ito yung wire niya. So ayan, ito yung outfit. Yung outfit natin dito sa punang kwarto mga master is dyan na natin ilalagay pababa doon sa banda yung outfit niya. So ito na tayo kukuha ng supply niya sa circuit breaker. So ayan, so tapos na tayo mag-wiring dito. So ayan mga master, tapos na tayo mag-splice. So dito na tayo sa maglalagay na tayo ng mga receptacle dito sa ating upto sa ating ilaw. Bali tatlo lang datong receptacle lang muna ating mga circuit. So yun mga master, natapos na natin ilagay yung ating mga wiring dito sa itaas. So yan. So pwedeng-pwede na yan matakpan ng ating kisame. So yan na yung ating inuuna kasi magkikisame na yung karpintero. So yan. So yung ating panel board, so hindi pa natin nalagyan ng simento para kasi hindi na kinaya ng ating oras. So yan. So bali yan, natapos na natin kasi yung dito sa loob ng ating kisame. So tapos yung dalawang wire doon sa yung ilaw doon sa labas, saka dito yung apat, saka yung outlet natin dito sa gilid. Yun lang yung natapos natin sa sunod. Doon naman tayo sa breaker naman yung ating tatrabahuin, yung kanyang panel board at saka yung entrance niya mga kamaster. So salamat